Guys, samahan niyo ako sa bagong version ng ating BBC Sniper. Ito po yung bagong version ng barrel na aking ginawa. Main barrel, alloy pipe, 6mm po ang inside diameter niya. Outside diameter is 8mm. Tsaka aluminum antenna, guys. PVC pipe 20mm. PVC pipe 25mm para po sa housing. At saka PVC pipe 20mm din po para dun sa nagpupus. So guys, assemblein po natin. So guys, dito muna po tayo sa bagong version po ng paglalagay ng o-ring. So ito po guys, dual purpose din po ito. Ayan po, kinat ko po siya magkabilaan. So ang o-ring po natin yan, ganito po ang pwesto po niya. Ayan guys. So pag nilagyan po natin siya ng bala guys, pagpasok po ng BBs or pellet air gun, pag itinulak na po yan guys, pag ipinutok mo siya, nag-expand lang po yung rubber. So hindi po siya maihipit. Hindi mag-i-stuck yung bala. So eto guys, papasok po natin yung BBs airsoft. Tabala. Ayun po siya. Hindi siya nalalaglag guys. So, pag itinulak po siya, pag itinulak, nuwari, pinutok na po natin siya, pansinin niyo po yung rubber guys, nag-expand po siya. Ayun po. Tiri. Ayan siya guys. So ganin din po dito sa pellet air gun. So paglagay po natin guys, ayan, di rin po siya nalalaglag. Ayan po. So dito guys, kailangan po lang natin ng kikilian o di kaya lagarin lang po ng lagarin ng bakal. After po niyang malagari, linisin po natin. Tapos, kiskisin lang natin ng konti sa loob yung liha po, papildaliha, para malinis po siya. Make sure po na malinis sa loob guys, para hindi po magbabara yung bala. So, itong rubber po natin, siya yung mag-hold po ng bala. Ayan po. So, ang distansya po nito guys, yung pagkakat, mas mainam po. Ito po. Ganyang kalapad. Doon sa gagamitin po ninyong tape guys. Yan. Ang size po ng tape nito guys, 1/2 po. Media. Yan, sakto po siya dyan. So, after po natin malagyan ng rubber, okay na po siya. Tsaka po natin lalagyan ng masking tape to guys, magkabilaan po. Huwag lang po natin iipitin yung goma guys, yung o-ring. So okay, ayan po guys, ganyan po siya. Hindi po nakaipit yung o-ring, nakapagitna lang sa masking tape para pag pumasok po yung bala, nag-expand lang po siya. Gumagano lang siya. So ayan guys, oh. Ganyan po yung pwesto po ng tape. Hindi siya nakaipit, nakapagitna lang sa masking tape. Para pagpasok ng bala, pagputok, nag-expand lang po siya.
dalawang balaw ang pwedeng BBC air soap tsaka pellet air gun. So tapos po na po tayo dito sa main barrel. Lagay po natin itong PVC 20mm para dito po. So ang sukat po nito is 4 inches. So ipapasok po natin dito guys. Lagyan muna po natin ng super glue bago natin ipasok. So ayan guys, nailagay na po natin. Tsaka natin lagyan ulit ng super glue. Lagyan po natin ng super glue. Tsaka po natin budburan ng PVC powder guys. Para mas matibay po. So okay na po yung main barrel natin. Sunod po natin yung kalugtong po nung barrel natin guys. Yung outer barrel po. So ito po yung aluminum antenna. So papasok po siya dito. Bali, ganyan po kasi ang plane nito guys. Halos same lang po nung BBC airsoft ko po na meron siyang magazine dito. Magkakaroon lang po ng pagkakaiba dito sa housing po niya dahil bolt action po ito. So para makuha po natin yung diameter nito guys, ito po yung PVC pipe natin na 20mm. So papasok po natin itong aluminum antenna sa 20mm na PVC. Nilagyan ko na po siya ng tape. Bago po natin ipasok guys, lagyan muna po natin ng super glue. Saka po natin ipasok guys. Nice. Ito po siya guys, na ipasok na natin. Yan. So bali ganito po siya. Ito po yung main barrel natin. Ito po yung outer barrel. Papasok po siya ng ganito. Yan. So, nagpe-play po siya ng ganyan guys. Ang sukat po ng ating barrel, ang haba po niya is 50 cm po. Guys. So, hindi na po ako nagdugtong guys dun sa isang 50 cm po na alloy pipe. Inside diameter is 6mm. So, ito po siya. Ang sunod po natin gawin guys, yung sa housing po niya. So, ito po yung housing niya guys. Ang sukat po nito is 9 inches. So, eto po siya. Kinat ko na po siya, guys. Ayan po yung pagkakat niya. So, ganito lang po ang gagawin natin. Bali, ganito po yung pwesto niya, guys. Ayan. So, dito siya lalagyan ng bala. Then, pag i-close mo na, i-line lang po siya ng ganon. Ganon po siya guys. So bali ganito po. Papasok po siya ng ganyan. Ayan guys. So bali ganyan po siya. Tsaka po natin siya lalagyan ng handle dito. So bago po natin ilagay ito guys, gawin muna po natin yung dito po niya.
kung saan lalabas po yung pressure. So ito po yung guys. So ito guys, 20mm na PVC at saka metal straw na 4mm. So nabibili po ito sa mga shopping center, meron po ito. Metal straw po ang hanapin ninyo. So halos kamukha lang po kasi ito guys nung sabi ko nga po yung sa BB Zerosoft ko na with magazine. Ayan po siya. At saka male adapter 20mm. So itong metal straw na ito guys, ang haba po niya is 7 cm. Tapos yung PVC 20mm 35mm. Bali 3.5mm po siya guys. So lalagyan lang po natin siya ng tape. Yan. Paglagay ng tape, ayan, may tape na rin po yan. So ang haba po nito guys, meron siyang nakalabas po dito. So singhaba rin po ng tape guys, kagaya po ng clearance doon sa barrel po natin. So ayan po, medya rin po yung haba nito. Ayan guys. So ayan, ginawa ko na po siya para madali. Then pag nalagyan na po ng super glue sa loob, lagyan din po natin ng PVC powder. Sunod po natin yung male adapter, ipapasok po natin. So bago natin ilagay guys, lagay na po natin ng Neltex. Ito po yung pandikit na lalagay natin para mas maganda po guys. So ganyan po siya, ipapasok natin dito. Okay. Ayan po siya. Nagyan pa rin po natin ang super glue dito. Tsaka PVC powder. So eto po siya. So dito lumalabas yung pressure po ng dag natin. So ayan guys. Ito po yung barrel po natin. So ganito po yung pagkuha ng sukat nito guys. So pakita ko muna po sa inyo ulit. So ito siya guys, no? Ayan po. So pasok natin sa housing. So pagpasok po niya, lagay po natin yung labasan po ng pressure. So ganito po siya guys. Yan. So dito po, nasa inyo po yan kung gusto nyong i-fix. Pag pinix po nyo, lagay nyo rin po ng Neltex solvent. So ganyan. So ako po, ang ginagawa ko dito, nilalagyan ko lang po siya ng small screw. Para once na magka-problema, eh, pwede po siyang buksan. Ayan po siya. So guys, lagyan din po natin ng o-ring. Yung labasan po ng pressure. So ayan po siya. So ganito yan guys. So tingnan nyo po, walang singaw yan. Papasok siyang ganun. May o-ring po siya. Nakalock po yan. So bago po ilagay yung o-ring guys, simula natin kuhanin muna natin yung sukat niya. Ito po yung barrel po natin. So itutulak lang muna po natin guys. Yan. Dapat magkikita sila doon. Okay na po siya. Tsaka po natin markahan guys.
makaano po natin para po dito sa handle po ng nagpo-push natin sa bolt action. Ayan po. Makaano natin, tsaka natin butasan. Okay. So, ito guys, nabutas na po. Lagay natin yung handle. So, ayan po siya guys. So, pag ilalak po natin, ayan. So, sakto po siya. So, hilain lang po natin to. Tsaka natin lagay yung o-ring. Ayan. Tsaka po natin lagyan ng super glue to. Guys. Lagyan natin super glue. Kaya huli po natin nilagay yung rubber guys para pag nilagay po natin dito medyo nadidihin pa po siya. Ayan po. So ayan siya guys. So ayan guys. So pantay pa po siya dito guys. Ito po yung kadugtong kanina, dito po siya magpiplay eh. Ang gagawin po natin yan. So nakaano po siya ng ganyan. Pantay siya dito. Tutulak po natin yung bolt action. Pagtulak, ayan, sumama po yun, no? Tinulak niya. So, markahan po natin dito. Ayan. So, after po natin markahan, guys, tsaka na po natin lagyan ng pandikit or screw, pwede rin po siya, guys. Ano po? Para nakakalas po siya lahat. So, ayan po. Ayan, namarkahan natin. So, hanggang dito lang sa may marka yan. So, ayan lang. Pwede natin lagyan ng super glue, pandikit, kung gusto nyo i-fix. O, di kaya, small screw lang po. So, ayan na po siya. So, ayan. Pag sinara, ayan, kumakagat po siya, guys. Yan po yung bagong version po ng ating bolt action para sa babies airsoft.